Pero wala naman daw problema ang DepEd kung gagamitin ng mga kabataan ng lingwaheng ito, basta hindi raw ito makakaapekto sa formal nilang pagbabasa at pagsusulat. Ang gusto ko lang namin mangyari, yung mga texting should be done right, yung teaching should be done correctly, and that learning should be there. At yung ating bayan sa Pilipinas is a center for the learning and teaching of English in the Asia and the Pacific. So we would like to maintain or enhance that particular level. Paalala din ni Secretary Mo na balisto sa mga guro sa darating na pasukan, maraming mga judge mo sa magbabalik sa loob ng silid-aralan. Ang kailangan lang, tutukan sila at hikayatin ng mga ito na gamitin at mahalin ang lingwaheng Filipino na ating kinagisnan. Pinagsabihan ko sila na pakitignan na yung gagamitin ng mga bata sa texting, tama yung grammar, tama yung construction of the sentence, at saka yung spelling nila, huwag yung shortcut. Para at least hindi maka-deteriorate yung sinasabi ko na practice makes perfect. Ngayon pagka nag-practice sila na panay shortcut, panay mali-mali yung construction, masasanay sila sa ganon. Yan ang aksyon mula sa Quezon City, Romy Lopez, News 5. Narito naman ang mga pangyayari sa mga lansangan sa buong magdamag sa aksyon, Metro. Sa San Juan, 60 pamilya ang nawala ng tirahan matapos masunog ang hilera ng mga bahay sa barangay St. Joseph kaninang madaling araw. Ang itinuturong dahilan ng sunog, isang nag-overheat na electric fan. Mabilis kumalat ang apoy, karamihan kasi ng mga bahay gawa sa kahoy at light materials. Reklamo naman ng mga bumbero, nahirapan silang pasukin ang lugar dahil sa sikip ng mga eskinita. Pero matapos ang isang oras, far out na rin ang sunog. Patuloy pa rin inaalam ng mga otoridad ang halaga ng danyos. Sa Caloocan, isang fetus ang inilagay sa isang paper bag na natagpuan sa harapan ng simbahan ng Maria Auxiliadora sa Maypaho kagabi. Base sa pedicab driver na siya nakakita sa fetus, dalawang lalaki ang sumakay sa kanyang pedicab at ang bag sa harapan ng simbahan. Agad naman niya itong isinumbong sa mga barangay tanod, ngunit hindi na naabutan sa lugar ang dalawa. Base sa investigasyon, nasa 5 hanggang 7 buwan na ang fetus. Patuloy namang hinahanap ang dalawang lalaking nakitang nagtapon nito. Self-defense naman ang sinasabing dahilan ng suspect na si Lilibeth Zamora kung bakit niya sinaksak ang kanyang amain na si Jerry Barrera sa gate 17 ng Parola Tondo. Kwento ng suspect, matagal na daw ang alitan nila ng amain dahil sa labis na pang-aapi at pamabastos na ginagawa sa kanya. Dahil sa galit, hindi na raw niya napigilang patayin ito. Nahaharap ngayon sa kasong murder ang suspect. Nauwi sa trahedya ang isang masayang lakad ng magkapatid na Richard at J.R. Rendal matapos sumalpok ang sinasakyan nilang tricycle sa isang truck sa barangay Bagbagin sa Santa Maria, Bulacan. Pauwi na raw ang magkapatid mula sa isang inuman nang mangyari ang aksidente. Dahil sa lakas ng pagsalpok, sugat ang ulo at halos maputol ang kaliwang paa ng driver ng tricycle na si Richard. Kwento ng driver ng truck, mabilis ang takbo ng tricycle kaya't hindi na nila naiwasan ito. Git naman ng magkapatid, hindi sila nakainom nang mangyari ang insidente. Eric Montas, News 5. Tatlong bangkay ng mga lalaki na hinihinalang biktima ng salvage ang natagpuan sa magkakahiwalay na lugar sa Pasay kagabi. Ang isa sa tabi pa mismo ng simbahan. May report si KM Son. Nakatali ang mga kamay, balot ng masking tape ang mukha at tadtad ng bala ang katawan nang matagpuan ng bangkay ng lalaking ito malapit sa simbahan ng Baklaran kagabi. Di kalayuan mula sa lugar, dalawang bangkay pa ang natagpuan, ang isa sa Kalye Dominga at ang isa sa kahabaan ng tramo. Tulad ng una, nakatali rin ang kamay ng dalawang biktima, may masking tape sa bibig at tadtad rin ng bala. Pero ang isa, isinilid pa ang ulo sa supot. Hinala ng mga polis, mga biktima ng summary execution ng tatlo. Maaaring biktima ito ng summary execution. Dahil sa nakagapos ito, maaaring itong pinahirapan muna bago pinatay. Hindi pa matukoy ng mga otoridad ang pangalan ng mga biktima, pero isang nagpakilalang gas ang lumapit sa mga nagrorontang barangay tanod. Sabi ng lalaki, nakita niya raw ang kotseng ito na paikot-ikot sa lugar maghahating gabi. At di nagtagal, isang lalaki ang lumabas at tagbaba ng isa sa tatlong bangkay. Nakita ko sila na tumapon, pero hindi ko masasabi na yung mukha nila. Pero dun sa suot nila, narecognize ko sila at the same time yung car
at the same time kasi nung nagdumakbo sila, doon din ako tumakbo. Hinabol ng mga tanod ang sasakyan, pero nang maabutan, pawang mga nagpakilalang empleyado ng Maynila dang lumabas. Giit ng mga ito, wala silang nalalaman sa binibintang ni Gus. Hindi po kami yun eh. At nagre-reading, ginagkataon na nandun, nagre-reading kami ng DM, tiga Maynila po kami. Patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad para matukoy kung ano nga ba ang naging sanhi sa pagpaslang. Mula dito sa Pasay City, Catherine Imson, News 5. Butas na naman ang bulsa ng mga magulang at estudyante, bukod kasi sa pambayad sa matrikula, tumaas pa ang presyo ng mga gamit sa eskwela. Kaya naman ang iba, survival of the fittest ang laban para lang makamura lumalaban sa siksikang pamilihan ng Divisoria. Narito ang report ni Fritzy Cabial. Patok ngayon sa mga magulang ang mga pamilihan kung saan bagsak presyo ang mga school supplies. Si Aling Charity, bitbit pa ang dalawang anak habang nakikipagtawaran sa mga tindera sa Divisoria. Kung dati daw kasi, abot-kaya pa niya ang presyo sa mall, ngayon, kailangan na niyang pagkasyahin ang 1,500 na budget para sa dalawa niyang anak. Hindi naman umuwing bigo si Aling Charity, na kumpleto na niya ang mga kailangang school supplies. Ang nabiling notebooks, 850 ang isa. Ang polo blouse, 50 hanggang 75 pesos lang. School shoes sa halagang 150, sando na 25 hanggang 45 pesos at pencil case na 30 pesos. Dalawang blouse lang, tapos yung iba, yung dati pa rin. Tapos yung kapatid niya, yung ginamit niya nung grade 1 siya, yun na lang din ang gagamitin ng kapatid niya. Pero kung ang mga mamimili sa Divisoria natuwa sa mga discount, ang mga tindera bumaba ang kita. Tumaas na raw kasi ang kanilang puhunan. Sa katunayan, ang ibang mga school supplies halos kapresyo na rin ng nasa mall. Hindi kami nagtaas ang presyo namin, pares din ng isang taon. Kaya lang, tumaas din ang notebook namin, ang benta namin, ganun pa rin. Bukod sa school supplies, naghahanap na rin ngayon ng ilang magulang ng mga segunda manong libro. Si Mang Jerome, dumayo pa ng rekto mula La Union para makabili ng libro para sa first year niyang anak. Kung sa paaralan daw kasi siya o-order ng mga libro, aabutin siya ng halos 5,000. Pero dito sa rekto, 3,000 lang. Kasi yung libro ng second hand, parehas rin naman ang laman ng kwan, ng bago. Tsaka mas may choice pa sila sa presyo. Sa huli, hindi na mahalaga kung bago o luma ang kagamitan pang eskwela. Ang